Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, pag-uusapan natin ngayon ang naging performance ni Kai Sotto sa first half ng laban nila sa Kyoto Hanaris at kay Matthew Wright. At kung bakit nga ba nabangko ng matagal sa first half itong si Kai Sotto. So recap muna tayo mga yun mga bay sa stats ni Kai Sotto. As of now, meron siyang 10 points and 2 rebounds. Okay? Lahat ng puntos ni Kai Sotto, kung mapapansin ninyo, 10 points siya kagad sa first half pa lang compared dun sa first game niya, debut game niya na 10 points lang siya sa buong game. Pero ang mapapansin nyo dito sa mga points ni Kai Sotto is tatlo dyan is puro dakdak. Okay? And then 2 points galing sa free throw. So isa dyan is galing sa alley-oop. Okay? Yung mga dakdak ni Kai Sotto. So kung mapapansin ninyo, yung mga points ni Kai Sotto is hindi siya mismo yung nakikreate. Puro dakdak lang or either galing sa mga kasama niya and then napinapasa sa kanya and then idinadakdak niya. So ganyan yung mga points na nakukuha ni Kai Sotto. Minsan napafoul siya kagaya ng one time kanina. Pero nabangko nga itong si Kai Sotto kahit na nagkaroon siya ng double digit points kagad sa first half dahil nga nagkaroon siya ng 2 fouls kagad sa first half. So binangko siya ng matagal ni Coach Kyle Meeling at ipinasok na lang siya ng bandang 3 minutes na lang ng second quarter. Siguro pre-preserve ni Coach Kyle Meeling itong si Kai Sotto para ibabad sa mamaya sa second half ng laro. So starting 5 nga itong si Kai Sotto kanina mga bay sa simula ng laro. And naglaro siya ng 5 minutes sa first quarter. So ayun pa rin yung playing time niya. Same ng debut game niya, 5 minutes inalis siya sa first quarter. And then supposed to be dapat last game niya is 10 minutes siyang naglaro. Pero ngayon, 8 minutes lang siya naglaro sa first half ng laban kasi nga dahil sa foul trouble. So abangan natin mamaya ang sigurado tataas po yung score ni Kai Sotto pagdating ng second half and mabababad pa siya lalo ni Coach Kyle Meeling. So medyo may butas pa rin talaga pagdating sa depensa and rebounding itong si Kai Sotto. Wala akong nakikitang improvement pagdating sa bahagi ng yan ng kanyang laro. Pero ngayon sa opensa, medyo nakikita ko na yung accounting improvement niya pagdating sa opensa. So abangan natin yung magiging performance ng mga bay sa second half ng laban. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.